Buksan po natin ang ating Biblia patuloy sa Matthew chapter 5. Verse 31 hanggang sa 32. Ito po ay patungkol po ito sa mag-asawa. Sa marriage po, ang turo po ng Panginoon sa pag-aasawa. Turo tungkol sa paghihiwalay ng mag-asawa. Verse 31 and 32. Sinabi rin naman, sino mang makipaghiwalay sa kanyang asawang babae, dapat niyang bigyan ito ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat nakikipaghiwalay sa kanyang asawang babae, maliban sa pakikiapid ay nagtutulak sa kanya sa pakikiapid. At ang sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalo niya. The Lord has already blessed the reading and hearing of His Word. This is a little bit controversial topic, kaya tayo po ay naway ituon po natin ang ating mga tenga patungkol dito dahil merong sinasabi ang Panginoon na whatsoever God has joined together, let no one separate. Kaya ibalanse po natin ang marriage and divorce and remarry kung ano ba talaga ang kalooban ng Panginoon. Now if you recall, in our study of the Word of God some weeks ago, we considered our Savior's explanation on the seventh commandment, wherein nakita natin ang tatlong bagay. Una, ang scribes and Pharisees ay nireduce nila ang commandments na into mere external, na kung hindi ka nakipagsiping ng ibang babae, ay hindi ka nagkasala. Pero sabi ni Jesus, kung tumingin ka sa babae na may pagnanasa sa puso mo, nagkakasala ka na ng pangangalo niya sa puso mo. Yun po ang pangalawa. The sin of adultery is not limited to mere external but also sinning with the heart. And all occasions to sin must be radically amputated. Kaya sabi ng Panginoon, kung ang mata mo ay dahilan ng pagkakasala mo, dukitin mo ang mata. Or ang kamay mo ang dahilan ng pagkakasala, putulin mo yung kamay. Hindi po yun literal. Ibig sabihin, lahat ng access na magiging dahilan na magkasala ka ay putulin. Kung internet yan, putulin. Lahat ng access, that is called mortification of sin. If your right eye causes you to sin, pluck it out and cast it from you. For it is more profitable for you that one of your members perish than for your whole body to be cast into hell. At now, sa pag-expound natin sa passage na ito, ay dumiretso na po ang Panginoon sa isang broad at topical na topic on marriage, on divorce and marriage. But before we begin further, dapat nating ibigay ang dalawang clarifications. While I want to speak to every person, I obviously have the married in mind. Samantalang, kinakausap natin ang lahat ng mga tao sa congregation na ito, ang mas nasa isip ko po ngayon ay yung mga may asawa sa ating kalagitnaan. So primarily, para po ito sa mga mag-asawa. While I am also speaking to both men and women, I primarily have men in mind. Mga kalalakihan po ang primary na nasa aking isipan. Thus, while I am addressing every person in general, I specifically have in mind married men. At meron po tayong mga ilang bagay na ating pag-uusapan sa hapong ito, mga practical na bagay sa pag-aasawa. Hilingin po muna natin ang tulong ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Salamat po o Diyos sa hapong ito. Matapat kayo na Panginoon. Itinalaga ninyo ang mga topic
in such a specific time, katulad nito, hindi po aksidente na ganito po ang topic namin ngayon dahil pinag-aralan po namin ang Sermon on the Mount, nagsisiris kami nito, at nawa po ay matulungan ang mga kalalakihan, mga husbands, may asawa sa hapong ito. Palaguin niyo po kami bilang mga husbands. Tulungan niyo kami na maipamuhay namin ang inyong kalooban patungkol sa pag-aasawa. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, meron pong limang bagay na nakakapag-prevent ng adultery. Ano po ang Tagalog ng adultery? Pangangalunya. Meron pong limang bagay na preventatives to adultery. Unang-una, remember your marital covenant. Alalahanin po natin ang pakikipagtipan natin sa pag-aasawa. The first preventative against adultery is to have our hearts weighed down with a sense of our covenant promises before God. Remember, nasa harap ng Panginoon, ang covenant po ay mabigat. Mabigat po sa harap ng Panginoon ang covenant. Hindi lang po tayo nakikipagtipan sa harapan ng gobyerno na meron tayong marriage contract. Remember that the covenant of marriage is really binding and serious in the sight of God. And by covenant, the scripture refers to a promise sanctioned by oath. Merong panunumpa po yan, merong panunumpa. A promise verified by a vow or a pledge. Kaya nga ang Diyos ay Diyos ng mga tipan. At ang Diyos ay matapat po sa kanyang tipan. Kaya nga dugo ang token ng lahat ng tipan eh. Noahic covenant, merong dugo. Abrahamic covenant, may dugo. Covenant is administered by blood. Kailangan may dugo. And the new covenant, of course, the blood of Jesus Christ. Ang siyang token or palatandaan or seal ng bagong tipan. It is the blood of Jesus Christ dahil ang covenant po ay seryoso po sa harapan ng Panginoon. Kaya kung ikaw po ay may asawa, remember that you have already taken your vow of marriage. At whether napikot ka or napilitan ka, remember, you are already under a vow. Meron ba napikot sa atin dito? Sana naman po eh, wala, no? Na ano, hindi po magkakaroon ng pikot-pikot sa mga Christians. Kasi in the first place, bawal po sa atin ang premarital sex, ang fornication. At bawal po sa atin sa Biblia, ang divorce and unequal yoking with the unbelievers. Bawal. Ang divorce, merong provision sa Bible yan, pero that should be the last recourse. Thus, God is the God of covenant. He made a covenant with Noah, Abraham, Moses, and David, all of which were given by way of an oath. Ezekiel chapter 16, verse 8. Pakibasa po, please turn there. Ezekiel chapter 16 verse 8. Ang tipan po ay seryosong bagay sa harapan ng Panginoon. Kaya po, mga kapatid, kung mag-away po, merong hindi pagkakasunduan ang mag-asawa, sana po ay hindi po bukang bibig natin ang maghiwalay na tayo. Huwag nating paglaruan po ang tipan ng Panginoon. Hindi po dapat bukang bibig natin yun. Maghiwalay na tayo. Hatiin natin ang properties. Naway, wag pong wala pong ganon. Dahil seryosong bagay yan sa harapan ng Panginoon. Naku, hindi po tayo pwedeng magmura. Hindi tayo pwedeng magmura. Mas lalong hindi natin pwedeng gawing expression yung, ano, maghiwalay na tayo. Sawang-sawa na ako sa'yo. Naway, wala pong language na ganoon sa mga Christian marriages dahil napaka mapalad po ng babae na nakapag-asawa ng Christian dahil inutusan ng Panginoon ang husband to love your wives as Christ loved the church. Remember, ang pattern ng pagmamahal ng asawa sa kanyang misis ay
katulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Kaya naway lumago po tayo sa ating pag-ibig sa ating mga misis. That's what the Bible tells us. Ezekiel chapter 16 verse 8. Now, take note of the seriousness of the covenant. Nang ako'y muling dumaan sa tabi mo at tumingin ako sa iyo, ikaw ay nasa panahon na upang umibig. Iniladlad ko ang aking balabal sa iyo at tinakpan ko ang iyong kahubaran. God's relationship with Israel. Israel po ang tinutukoy dito, nakipagtipan ng Diyos. Oo, ako'y sumumpa at nakipagtipan sa iyo, sabi ng Panginoong Diyos, at ikaw ay naging akin. Ang covenant ng Panginoon ay may kasamang panunumpa or sumpa. And that is also the covenant of the Lord with His church. And thus, when a man and woman stand before God and men and covenant together in the form of marriage, katulad ng nangyari ni Jeff at saka ni Glory Ben, they are making an oath that they belong to each other. And thus, I am here suggesting that we get our hearts weighed down with a sober and serious nature of the marital covenant. Kung sa, nung nag-asawa tayo ay hindi natin naramdaman yung seriousness, naway maramdaman na natin ang seriousness ng tipan ng pag-aasawa dahil sa harapan ng Panginoon, yan po ay isang napaka-seryosong bagay. And to be specific, merong dalawang bagay na dapat nating alalahanin sa ating covenant or tipan. Unang-una, kanino ka nakikipagtipan or sino ang kaharap mo nung nakipagtipan ka sa pag-aasawahan? Ang sagot, nakipagtipan ka sa harap ng pastor? Totoo naman po. Or nakipagtipan ka sa harap ng huwis? Totoo naman po. Pero nakikipagtipan tayo sa harapan ng Panginoon actually. Proverbs chapter 2 verses 16 and 17. Kawikaan kapitulo 2 versikulo 16 and 17. Ang sabi po dito, sa masamang babae ikaw ay maliligtas mula sa mapakiapid at sa mga salita niyang binibigkas na nagpapabaya sa kasamahan ng kaniyang kabataan at ang tipan ng kaniyang Diyos ay kaniyang kinalilimutan. Ang nangangalo niya daw ay nakakalimot sa kaniyang tipan sa Diyos. Marriage is a covenant before God. Dinescribe ni Haring Solomon dito ang marital ties that exist between a man and a woman as the covenant of her God. You want your marriage to be blessed by God in the full measure of His grace. Huwag po nating anyayahan ang sumpa na makapasok sa ating marriage by making paghihiwalay as abukang bibig whenever we have disagreement. Nag-aanyaya tayo ng sumpa na makakapasok sa ating family. Yan po ay seryosong bagay. Sinabi na po ng Panginoon, Jesucristo, I hate divorce. May provision po ng divorce. Binasa natin kanina, ang patayan ay adultery. Pero sinabi na talaga ng Diyos, I hate divorce. That is, it is a covenant that two people make before God. Ang Diyos po ang saksi. He witnesses the vows made in that covenant. It's as if they are saying this, we make this covenant before God so that God Himself will witness against us if we fail to comply with the promises made. Kaya nga ang isang husband na mahilig manood ng malalaswang panunuurin, he is actually breaking the covenant. Because our affection and passion and desire should be 100% towards our wives. And that is also true with the wives towards their husbands. It is for this reason that
The NIV of the Bible ay pinaraphrase po ito, the covenant she made before God. That is before the presence of God. So there is a true sense, my dear brethren, that while we covenant with our spouse in marriage, we covenant before God and thus, in a sense, with God. Pakinggan po natin si John Gill. And this is called the covenant of God on his commentary on Proverbs chapter 2. Not only because God is the author and institutor of marriage. Di ba ang Panginoon ang author ng marriage? Kailan unang inakda ng Panginoon ang marriage? Sa Genesis pa. Siya ang nagkasal kay Adam at saka kay Eve. At sa ministry ng Panginoon dito sa lupa, sino ang biniyayaan or anong okasyon ang biniyayaan ng Panginoon na doon niya pinerform yung pinakaunang milagro niya dito sa lupa? It was during a wedding sa Cana of Galilee. So, God is the author of marriage just because He is present at it and is a witness of such an engagement and is appealed unto in it, which, as it adds to the solemnity of it, makes the violation of it more criminal. More criminal. And in light of this, what is adultery but covenantal unfaithfulness? Ang pangangalo niya, it is covenantal unfaithfulness. Among other things, it is a breach of our promise to our spouse and God. Kaya upang maiwasan ang adultery, dapat bumalik tayo sa covenant. Now, I don't think I need to convince you that the world, and in many ways, even the church, has reduced marriage of its covenantal significance. At by accommodating divorce so much, especially in the United States, we have reared a generation of covenant breakers, of liars, of those who think nothing of violating the marital vows. And so I suggest that all of us, especially ang mga kalalakihan, ay dapat isaisip natin ang puntong ito sa ating puso at isipan. That adultery transgresses our promise made to our wives and God. Now, pangalawa, ang marriage po, it is tied to our covenant with Christ. And by this, I mean, the marriage covenant is intended to mirror the covenant of grace that exists between Christ and the church. Dapat nating isaisip ito. Sabi ni John Armstrong, when a person chooses sexual immorality over covenantal loyalty, he chooses to attack and undermine both God, the God of the covenant, and the person he pledged to love and protect. Kaya nga, pag sabi nating I do sa marriage vow, we are committing to treat our wives as Christ treats His church, to mirror and imitate His covenantal faithfulness towards our wives. And thus, ang mga asawang lalaki ay hinihikayat ng Biblia to love their wives, just as Christ also loved the church and gave Himself for her. So ang pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia ay personal. It is on the basis of grace. Dahil hindi naman po karapat-dapat ang church na ibigin. Makasalanan tayo eh. Pero inibig tayo ni Kristo. Pangatlo, the love of Christ to His church is sacrificial. Nagsasakripisyo si Kristo para sa kanyang iglesia. In the same manner, magsasakripisyo ang husband para sa kanyang wife. The love of Christ for His church is an initiating love. Hindi po ang church ang unang nagmahal kay Kristo. Si Kristo ang unang nagmahal sa kanyang iglesia. Kaya ang husband dapat mag-initiate
mag-initiate ng reconciliation kung merong hindi pagkakasundo, mag-initiate ng intimacy, mag-initiate ang husband at ang wife ay kaya nga kung seryosohin natin itong mga asawang lalaki, how blessed is the woman who is married to a Christian husband. Yun po ang sinasabi ng Biblia. And the love of Jesus Christ is to His church is persevering. Persevering. Hindi naman po sinabi na iniibig ng Panginoon ang kanyang iglesia dahil kaibig-ibig ang iglesia. We know na tayo ay makasalanan. But the love of Jesus Christ is really persistent towards His church. And let us pray na tayo po ay lumago sa pagmamahal natin sa ating mga asawa. What is the spelling of love? T-I-M-E. Yun po ang spelling ng love. T-I-M-E. Yun ang tunay na spelling ng pag-ibig. Imposibleng iniibig mo ang misis mo na wala kang halos time para sa kanya. Diba? Hindi naman po yan kapanipaniwala. You say that you love your wife, but you do not want to spend time with your wife. Mas nakakatagal ka sa pakikipag-usap sa ibang mga tao, pero sa wife mo, mahaba na yung 10 minutes. Tensyonado pa. Dahil hindi kayo sanay na mag-usap sa isa't isa, tensyonado pa, pero pagdating sa ibang mga tao, umaabot ng isang oras, meron pong kailangan talagang lumago tayo sa aspetong ito. If there is a person who is closest to every man, to every married man, that is his wife. Hindi pa po huli ang lahat. Kung nagkulang tayo, may the grace of God cause us to align everything. And what is the spelling of love? Time. If you love the Lord your God, you want to spend time with God. Diba? Hindi po kapanipaniwala na sasabihin natin iniibig natin ang Diyos. Pero nga, kulang-kulang ang time na ibinibigay natin sa Kanya. Our time with God, daily in prayer and meditation of His Word. Araw-araw ba tayo nagbubuklat ng Biblia, nagbubulay-bulay at nananalangin? At ang araw ng Linggo, sinulit ba natin at nilubos ba natin para sa Panginoon? The spelling of love is time. That's what the Bible says. Now, pangalawa, para maiwasan po ang adultery, una is, alalahanin natin ang ating vow sa harapan ng Panginoon. Pangalawa, i-consider po natin ang temporal consequence kung tayo ay mahulog sa pangangalo niya. Abay, wasak talagang pamilya. Ay, hindi na po kailangan pang i-memorize ito. Talagang miserable po ang family, mga anak. Grabe ang consequence. Grabe talaga ang consequence. For example, si David, a man after his own, after God's own heart. Nahulog si David sa pangangalo niya kay Bathsheba. Pinatawad siya ng Panginoon, yes. Nagsisi si David, yes. Pero ano ang consequence ng kanyang pagkakasala ng pangangalo niya? 2 Samuel chapter 12 verse 10. Hindi na umalis ang kaguluhan sa kanyang family, I tell you. 2 Samuel chapter 12 verse 10. Ang sabi dito, 2 Samuel chapter 12 verse 10. Kaya ngayon ay hindi hihiwalay kailanman ang tabak sa iyong sambahayan, sapagkat hinamak mo ako at kinuha mo ang asawa ni Urias na Hiteo upang maging iyong asawa. Hindi na aalis sa kanyang family ang tabak, ang kaguluhan. Now remember, adultery is not only actual sexual act with other woman, ha? Remember that adultery is also adultery with the heart. Do we want our marriages to be blessed according to God's design? Then let us shun adultery in all forms. Matakot po tayo. Well, the Lord had forgiven David for his adultery, there would yet be a sword of discipline within his house. And thus, I want to suggest three personal consequences that will likely happen to a certain man or woman
or family kung siya ay nahulog sa kasalanang pangangalo niya. Una, with regards to yourself, hindi na mabubura ang reproach. Hindi na mabubura ang, anong tawag nito? Ang kahihiyan. Hindi na mabubura ang dungis. Proverbs chapter 6 verse 32 and 33. Hindi na po mabubura ang dungis magpakailanman. Kahit pinatawad ka na ng Diyos, pero ang dungis, hindi na ang reproach. Proverbs chapter 6 verse 32 and 33. Ang sabi po dito, walang sariling bait siyang nangangalunya. Ang gumagawa niyon ay sarili ang sinisira. Mga sugat at kasiraang puri ang kanyang tatamuhin at ang kanyang kahihiyan ay hindi na papawiin. Hindi na talaga maialis yung reproach. Now the first thing I want to say about this text is that it primarily refers to a man who commits habitual adultery without repentance. Such a man destroys his own soul in the fullest sense in hell, where his reproach will not be wiped away for all eternity. Pero talagang hindi na talaga matatanggal pa ang kahihiyan. Proverbs chapter 7 verse 24 hanggang sa 27. Kawikaan kapitulo 7 versikulo 24 hanggang sa 27. Ngayon nga mga anak, dinggin ninyo ako sa mga salita ng aking bibig ay makinig kayo. Huwag ibaling ang iyong puso sa kaniyang mga lakad. Huwag kang maliligaw sa kaniyang mga landas, sa babaeng mga ngalunya ito. Sapagkat napakarami na niyang itinumba, kaya rami ng winasak na tahanan. Na-capture yan, Imelda Papin eh. Kay marami ng matang pinaluha. Totoo, nandito na. Sabi dito, sapagkat napakarami na niyang itinumba. Oo, lubhang marami na siyang naging biktima. Daang patungo sa impyerno ang kaniyang bahay, pababa sa mga silid ng kamatayan. Pababa sa mga silid ng kamatayan. Kaya, consider the temporal consequences. Merong applications ito kahit sa mga tunay na Christians. Talagang habang buhay na dadalhin ang sugat at kahihiyan and reproach that will last a very long time. And may the Lord preserve our lives. May the Lord preserve our lives. Now for example, a pastor who is disqualified in the pastoral work because of his infidelity. Wala na, disqualified na sa pagka-pastor forever. Patawarin ng Panginoon, magsisi, nasa family pa rin ng Panginoon, pero disqualified na. Because the pastor must be above reproach. So, dala-dala na yan ang isang pastor habang buhay. Kaya siya natanggal sa pagka-pastor or disqualified na habang buhay because of marital infidelity. Now, it may even result with my wife leaving me forever, which would necessitate that I remain single for the rest of my life, kasi hindi naman ako pwedeng mag-asawang ulit. No. Now, may every husband stop and think, the life that you presently enjoy with your wife, living in a house with your wife and children, could all be lost for the supposed satisfaction of one night. Now, envision yourself sitting all alone in a little apartment dahil tinalikuran ka na ng mga anak mo, galit na sa'yo. You are sitting all alone in a little apartment, paying child support. So, tinusuntituhan mo yung mga anak mo at pamilya mo, pero wala kang pamilya, visiting with your family every other Saturday, kasi yun lang ang inalaw ng korte. Yung mga ganon. Now, ito ay sugat that would last a very long time.
potentially the rest of our lives on this earth. Wounds and dishonor, according to the Bible, he will get, and his reproach will not be wiped away. Si Thomas Watson, sa kanyang commentary in this passage, adultery destroys reputation. Some, when they get wounds, get honor. May mga nagkakasugat na nagkakaroon ng karangalan. For example, the soldier's wounds are full of honor. The martyr's wounds for Christ are full of honor. But the adulterer gets wounds, but no honor to this name. His reproach shall not be wiped away. Wounds of reputation. No physician can heal. But when the adulterer dies, ang kaniyang kahihiyan ay nananatili. Kahit mamatay na yung adulterer, ang kaniyang kahihiyan ay nabubuhay pa rin. When his body rots underground, his name rots above the ground. His base-born children are living monuments of this shame. Kaya't alalahanin po natin yan, mga kapatid, mga kaibigan, ang temporal consequence ng pangangalunya. Now, nire-refer ni Thomas Watson dito ang isang tao na hindi talaga nakaka-recover sa kanyang adultery. A man that goes on to father children within an adulterous relationship, but to a lesser degree, we could apply his words to any man na hindi nagsisisi sa kasalanan, who has fallen prey to this particular sin. Regardless if he has fully repented from his sins, there is a sense in which a degree of shame will remain. Now, dapat natin din itong linawin. This is not to suggest na ang kasalanan ng pangangalunya ay walang kapatawaran. Hindi po yan ang ibig sabihin. Meron pong ganap at kumpletong kapatawaran sa mga nangangalunya na magsisi at lumapit kay Kristo. Pero yung kaniyang kahihiyan nga ay hindi talaga mabubura. Ay, hindi natin sinasabi na ang church ay magiging malupit tayo at taas noo tayo sa mga nagkakasala ng pangangalunya. No, basta nagsisi siya, tanggapin natin sa iglesia kung tunay na pagsisisi. Pero yung taong iyan, he has to bear the consequences all his life. Hindi na talaga matanggal ang kahihiyan. Pangalawa, with regards to your wife. Now, here I refer to inner turmoil, distress. Napaka-devastating po ng wife ng kanyang husband ay na nagkasala sa ibang babae. Grabe yung bitterness niyan, pasakit habang buhay. Habang buhay. Now, stop and think how devastated your wife would be if you ever violated your covenant vows to her. In many cases, a woman who has kept herself for no other man but you, wala na pong mas masakit pa sa isang misis na mararanasan ng isang matapat na misis kaysa sa ang kaniyang husband ay nangangalunya. Now, with regards to others, with regard to children, katulad ng kasamahan ko dati sa trabaho, okay ang kaniyang family, matino yung kaniyang mga anak. Nung nangalunya yung tatay, yung kasamahan ko sa trabaho, yung nangalunya yung tatay, rebuilding ka agad yung mga anak, nagpabuntis ka agad yung panganay. Nagpabuntis ka agad yung panganay. Yung pangalawa din ay naging lasinggo, naging adik. All because of what the father has done. Now, come to think and stop. Pause and think about it over and over again. Pangatlo na preventives sa adultery is na sinasabi ng Biblia, drink water from your own well. Diba, binasa natin kanina, uminom ka ng tubig sa sarili mong baso or sa sarili mong balon. Ang ibig pong sabihin nito ay cultivate a sweet relationship with your spouse. Date your wife as often as you can.
grab every opportunity, that you will enjoy each other. If it takes going on an adventure together with only the two of you, lalo-lalo na kung malalaki na ang mga anak, pwede nang iwanan sa bahay, do it. Just to cultivate sweet relationship with one another. Na kung nagkulang tayo dyan, nawa po ay palaguin tayo ng Panginoon sa mga bagay na yan. Sexual satisfaction with the wife. Proverbs chapter 5 verse 15 hanggang sa 20. Proverbs chapter 5 verse 15 hanggang sa 20. Ang sabi po dito, sa iyong sariling tipunan ng tubig ikaw ay umiinom. Uminom sa umagos na tubig mula sa iyong sariling balon. Dapat bang kumalat ang iyong mga bukal at ang mga agos ng tubig ay mga sa mga lansangan? Hayaan mong maging para sa sarili mo lamang at hindi para sa mga kasama mong mga dayuhan. Pagpalain ang iyong bukal at magalak ka sa asawa ng iyong kabataan. So sexual satisfaction ito with the wife of your youth. Gaya ng magandang usa na mahinhing at mahinhing babaeng usa, bigyan kang kasiyahan ng dibdib niya sa tuwina at sa kanyang pag-ibig ay laging malugod ka, sapagkat bakit anak ko, sa mapangalunyang babae ay malulugod ka at iyayakap sa dibdib ng babaeng banyaga. This is a father's advice to his married son. Now listen to Thomas Watson once again. It is not having a wife, but loving a wife. Madali lang, lalong-lalo na sa mga lalaki at tayo yung nagliligaw, madaling magkaroon ng misis. Pero mahirap mag-cultivate ng love. Love na tumatagal habang buhay, dapat i-cultivate yan. It's not having a wife, but loving a wife that makes a man live chastely. He who loves his wife, whom Solomon calls his fountain, will not go abroad to drink of muddy, poisoned waters. He who loves not his wife is the likeliest person to embrace the bosom of a stranger. Pang-apat na preventives ng adultery is cut off all beginnings of adultery. Putulin ang lahat ng umpisa ng adultery. Alam niyo, may mga pastor na nasira yung kanyang marriage dahil nung nauso yung text message. Uso pa noon yung text. May pastor talaga na, uy, parang naglalaro-laro lang siguro sa text. At mayroon kang ka-text na iba na punta sa isang textmate at doon na nag-umpisa yung adultery. Now, nung nauso din ang Facebook, yung chat, no, makita ng mukhaan, yung mga Skype, may mga marriages din na nawasak dahil po doon. Yan ang sinasabi, if your right eye causes you to sin, pluck it out. Ibig sabihin, putulin lahat ng ano, access sa pangangalunya. Putulin. It all begins with a second and third look. First look, dahil napatingin ka, putulin ka agad. Kung tumingin ka sa pangalawa, pangatlong pagkakataon, delikado na po yan, mga kapatid. Delikado na. Proverbs chapter 5, verse 7 hanggang sa 14. Kawikaan, kapitulo 5, versikulo 7 hanggang sa 14. Putulin po lahat ng beginnings of adultery. Sabi dito, Proverbs chapter 5, verse 7 to 14. Ngayon nga, mga anak, sa akin kayo'y makinig. At huwag kayong lumayo sa mga salita ng aking bibig. Ilayo mo sa kanya ang iyong daan. Kung kailangan mag-detour ka, at huwag kang lumapit sa pintuan ng kaniyang bahay, baka ibigay mo ang iyong karangalan sa iba at ang iyong mga taon sa mga walang awa, baka mga dayuhan ang magtamasa sa iyong kayamanan at mapunta sa bahay ng di dakila ang iyong pinagpaguran, at ikaw ay manangis sa katapusan ng iyong buhay kapag naubos ang iyong laman at katawan. Literally, it happens.
to have another children with another woman demands more money and talagang ano, devastating. At iyong sasabihin tunay na ang pangaral ng aking ay aking kinamuhian at hinamak ng aking puso ang pagsaway. Hindi ko sinusunod ang tinig ng aking mga tagapagturo o ikiniling ko man ang aking pandinig sa aking mga guro. Ako'y nasa bingit na ng lubos na kapahamakan sa gitna ng kapisanan at ng kapulungan. So let us take note, John Gill. Sa komentary ni John Gill, yung remove your way from her. Not only not enter her chamber, but go not to her house. No, not over the threshold of the door, nor near the door, but avoid her house, as one would a house that has the plague in it. Merong isang kabataang pastor. Pastor, pwede pong magpa-counsel ako sa iyo dito sa bahay namin? Punta ka dito sa amin na magpa-counsel daw sa bahay. Siyempre naman ang pastor na wala pa sa katinuan sa pagpapasya ay pumunta din doon, magpa-counsel daw dahil may member na nangangailangan ng payo. Hindi po pwede. Hindi nga, ang merong karapatan na makiupo sa tabi ng upuan ng husband sa pagdadrive sa kotse ba? Ang meron lang karapatan na umupo doon ay ang misis lang. Babae ang pinag-usapan natin. Misis lang ang pwedeng umupo doon sa right side. Pwede yung ibang lalaki. Pero yung mga babae ang pinag-usapan natin, misis lang, pwedeng umupo sa right side. Hindi yan exaggeration, that's true. Wala pa po akong kutse, kaya hindi ko yan pwedeng sabihin sa aking sarili dahil wala akong kutse. Misis lang. This is, meron na yung executive order. May ano na yan, memorandum na yan galing sa Panginoon. Hindi pwedeng umupo yung ibang babae dyan. Misis lang ang pwedeng umupo dyan. Alalahanin natin yan. Panglima at panghuli. Keep your eyes upon your groom. Every time a man leaves his wife, it's a true sign that he has already left his heavenly groom. Sino ang groom na tinutukoy natin dito? Si Kristo, remember? Diba sinabi ko kanina sa Sunday School, in a sense, lalaki kami na umiibig sa asawang babae. Pero in a sense, generically, all members of the church are women. Dahil we are the bride of Christ and Christ is our husband. So, ang pinaka-ultimate na preventive sa pangangalo niya is tayo, mga husbands. As the bride of Christ, let us keep our eyes upon our groom na si Jesucristo. Every time na isang husband ay iiwanan niya ang kanyang babae in exchange for another, ang kanyang missis in exchange for another woman, that is a sure sign na tinalikuran na niya ang kanyang groom na si Jesus Christ. The two are necessarily related because marital relationship is the ultimate illustration of Christ's union with His church. Ang adultery pala is a symptom of a greater problem. It betrays a discontentment with Christ. Symptom na yan ng isang tao ay hindi na, wala na siyang, ang kaugnayan niya kay Kristo ay pinabayaan niya. He has already lost his love for Christ. Proverbs chapter 7 verses 1 hanggang sa 5. Proverbs chapter 7 verses 1 hanggang sa 5. Anak ko, ang mga salita ko'y iyong ingatan. So ang isang tao na nangangalo niya, ibig sabihin, hindi na nag-iingat sa salita ng Diyos. Wala na. At ang aking mga utos ay iyong pahalagahan. Sundin mo ang aking mga utos at mabubuhay ka.
Ingatan mo ang aking aral na parang itim ng iyong mata. Sa iyong mga daliri ay iyong itali, sa ibabaw ng iyong puso ay isulat mo. Sabihin mo sa karunungan, ikaw ay aking kapatid na babae, at tawagin mong kamag-anak ang kaunawaan upang maingatan ka mula sa babaeng masama, sa babaeng mapangalunya na may matatamis na salita. Ang pangangalunya ng husband ay indication po yan na hindi niya iniingatan ang salita ng Panginoon sa kanyang puso. Hindi, nagtamad na sa pagsunod sa salita ng Diyos. Now, bakit kailangan nating ingatan ang salita ng Panginoon sa ating puso? Malinaw naman sa sinasabi ng Biblia, upang maiwas ka sa immoral woman, sa mapangalunyang babae na may matatamis na salita. Proverbs chapter 9, I think this is the last text na ating basahin ngayon. Proverbs chapter 9 verses 1 hanggang sa 6. Hindi pa pala, meron pa. Proverbs chapter 9 verses 1 hanggang sa 6. Itinayo ng karunungan ang kanyang bahay, ang kanyang pitong haligi ay kanyang inilagay, mga hayop niya ay kanyang kinatay, ang kanyang alak ay kanyang hinaluan, kanya ring inihanda ang kanyang kahapagkainan. Sinugo niya ang kanyang mga alilang babae upang manawagan mula sa pinakamataas na dako sa bayan. Sino mang walang muwang pumasok dito sa kanya na mahina sa pag-unawa ay sinabi niya, halikayo, kumain kayo ng aking tinapay at uminom kayo ng alak na aking hinaluan. Iwan ninyo ang kawalang muwang at kayo'y mabuhay. So yung wisdom ng Panginoon ay personified as a mother calling the children to eat of her bread. At kayo'y lumakad na may pangunawa. Kayo'y lumakad na may pangunawa. Now, ang foolish woman, verse 13 hanggang sa verse 18, ang sabi dito, chapter 9, verse 13 to 18, ang hangal na babae ay madaldal. Siya'y magaslaw at walang nalalaman. Totoo ba ito literally na ang madaldal na babae ay hangal? Chismosa ang ibig sabihin nito. Siya ay nauupo sa pintuan ng kanyang bahay, yung wala nang ibang magawa kundi nakikipagchismisan sa kapitbahay. Sa isang upuan sa matataas na dako ng bayan upang tawagin ang mga nagdaraan na matuwid na humahayo sa kanilang mga lakad. Sino mang walang muwang ay pumasok dito. Opposite ito sa wisdom ng verse 1 hanggang sa verse 6. At sa kanya na kulang sa pangunawa ay kanyang sinabi, ang ninakaw na tubig ay matamis, or sa modern language, masarap ang bawal. Ang tinapay na kinain sa lihim ay kanais-nais, ngunit hindi niya nalalaman na ang mga patay ay naroon, na ang mga panauhin niya ay nasa mga kailaliman ng Sheol or libingan or impyerno. Kaya sana po mga kapatid, mga kaibigan, ay alalahanin po natin ang mga bagay na ito. Ang isang marital relationship na hindi healthy, that is an indication of a poor spiritual life. Ang isang husband na hindi loving sa kanyang wife, that is an indication na hindi niya iniingatan din ang kanyang ugnayan kay Kristo. Hindi siya lumago. Ang isang marriage na hindi talaga walang kapayapaan, yan ay indication na either of the two spouses ay lumihis ng landas at nawala na sa Panginoon. Ang tanong dito, Pastor, paano kung ang husband ay hindi mananampalataya? Dapat na mas lalong mag-ingat ang wife na mananampalataya na ma-represent niya si Jesus Christ ng maayos. Paano kung ang wife ay hindi mananampalataya? Dapat mag-ingat ang Christian husband na ma-represent niya si Jesus Cristo sa kanyang unbeliever wife ng maayos. Para sa bawat isa sa atin, dapat ma-represent natin si Jesus Christ ng maayos sa ating trabaho, sa ating opisina, sa ating mga kapitbahay.
a Christian family should be different from all other families in the neighborhood. Christian family ay dapat kakaiba kaysa sa ibang hindi mananampalatayang pamilya sa neighborhood. Ang isang Christian employee ay dapat kakaiba kaysa sa ibang mga unbeliever na employee. At ang Christian na employer ay dapat kakaiba kaysa sa mga unbeliever na employer. That's an extended application sa ating pag-aaral sa patungkol sa marital relationship. Now, again, iulitin ko po yung application kanina sa Sunday School. We cannot give what we do not have. If the husband is commanded to love the wife as Christ loved the church, you cannot give what you do not have. Ibig sabihin, kung hindi mo nasumpungan ang pag-ibig ni Kristo na siyang nagliligtas sa iyo, hindi mo rin maibigay ang pag-ibig na nararapat para sa misis. But if you have already found favor in the sight of God as to receive His saving love, then by the power of the Holy Spirit, ay magampanan natin sa biyaya ng Panginoon na ibigin natin ang ating mga asawang babae gaya ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Nawa po ay lumago po tayo sa mga bagay na ito. In fact, I am planning na sa mga subsequent newsletters natin ay magdadagdag po tayo ng mga articles, mga installment articles patungkol sa pag-aasawahan. Ngayon, dinidevelop natin ang ating reading drive as a church. Meron po tayong newsletter dyan para sa buwan ng September. Please grab a copy. 4 pages lang po yan. Please read from cover to cover. It will not take 30 minutes to read those articles. Sinasanay po natin ang congregation na ito maging reading congregation. Dahil sa pamamagitan ng pagbabasa, ay lumalago po tayo sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Diyos, sa mensahe ninyo sa hapong ito. Hindi po aksidente na nadaanan namin ang tekstong ito. Kakakasal lang ng aming isang kapatid, dalawang kapatid na si Brother Jeff at Sister Glory Ben. At merong mga nag-celebrate ng anniversary. It's not an accident that in such a time as this, ay nadaanan namin ang topic na ito. Nawa po ay palaguin po ninyo ang aming marriages at ang mga kalalakihan, mga asawang lalaki. Palaguin po ninyo, Panginoon, mula sa pastor hanggang sa mga kalalakihan ng congregation na ito. At nawa ay loobin nyo rin na magkaroon din kami ng men's retreat na mapag-usapan ng mga kalalakihan, mga tatay, ang mga bagay na ito. Naway mangyari ito as soon as possible. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.